Hey guys, welcome back again sa aking channel, Yet Consulta. At kung hindi pa kayo guys nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and please hit the notification bell button para updated kayo pag may bago akong upload. So for today's video guys, ay gagawa ako ng tutorial on how to remove a copyright claim. So ang una ko guys na gagawin, may in-upload kasi akong bagong video ngayon. So, punta muna tayo sa Google Chrome. So, kailangan nyo lang guys mag-sign in dito sa Google Chrome. Yung YT Studio nyo, i-sign in nyo. So, i-click ko lang itong aking... Oops, nakaklik na siya. So, guys, na, di ba nakikita nyo yung bago kong video, itong premiere ko? So, dito sa restriction, i-zoom natin, meron akong copyright claim. Ayan guys. So, i-click nyo lang tong copyright claim. And then, may makikita kayo dyan na message. Ayan. Your video is ineligible for monetization due to copyright claim. Review details and dispute the claim if you believe this is an error. Revenue is held separately until a dispute is resolved. So, sa baba niyan, guys, meron siyang see details. Pindutin nyo yan. And then, mariri-redirect kayo dito sa details ng video nyo. Dito nyo, guys, makikita. Itong video, yan, yung may square na yan. Ayan, ibig sabihin, ayan yung video na yan. Ang merong copyright claim. So, ang gagawin natin is, di ba nakita nyo ito sa right side, meron dyang select action, then pindutin nyo itong arrow down, then may mga option dyan guys. Meron dyang trim out segment, replay song, and mute song. So sa akin, ang gagawin ko lang is replay song. So papalitan ko lang siya ng music. So i-click ko lang yan. Ayan, nag-loading siya. Mahina ang aking connection. So, ayan na siya, guys. So, titingnan nyo yung naka-highlights na red. Ibig sabihin, yan yung music na meron akong copyright. So, dito sa left side, meron ako dyang ano, may mga option dito na mga kanta. Ibig sabihin, free music yan from YouTube. Yan yung mga music na yan. Ang pwede nyo ipang-replace dyan sa new copyright claim na music. So, mamimili ka lang dito guys. Pwede nyo muna siyang i-play. Pakinggan nyo kung type nyo. Our house. Type ko tong music na tong Get Our House. So, ang gagawin nyo lang guys. Ang gagawin nyo lang. Ano lang. Add. Ayan. Maiksi pa siya. So, hindi niya cover lahat ng music na may copyright. So, hanap. Kailangan makover niya lahat yan ng naka-highlights na red. Kailangan mahaba-haba siya. So, ito na lang na friendly dance ang napili ko. So, click add. So, ayan guys. So, eksakto siya sa music na may copyright. Di ba tingnan nyo na wala na yung naka-highlights na red? So, ibig sabihin, okay na yan. Na-cover niya na lahat. Ibig sabihin, napalitan niya na yung music na may copyright. So, ang gagawin nyo na lang guys is isi-save nyo siya. Save. Click nyo lang ditong save. Ayan. This process might take a while. Once the audio claim has been successfully replaced, will update any viewing or monetization restriction. I-ano nyo lang to guys. Pindutin nyo yung save. Ayan. So, ibig sabihin, ayan, naka-save na siya guys. So, i-ano nyo na lang siya, i-X nyo ulit, back. Pero guys, ano yan na, it takes mga 1 to 2 minutes bago nyo... Bago ulit kayo mag-sign in or i-refresh nyo muna ang iyong YT Studio. Then, i-check nyo ulit kung may copyright claim. Mamaya guys, papakita ko sa inyo.
Wait lang tayo ng mga 1 to 2 minutes. So guys, i-check natin na kung nag-update na si Lolo. Si YouTube, kung nawala na yung ating copyright claim. So punta ulit tayo sa, siya nga pala guys, it takes, huwag kayo guys maatat kasi minsan matagal mag-update si Lolo, nare-refresh niya. Kasi sa akin, mga 10 minutes yata yun bago nawala yung CPR sa aking video. So ngayon, i-check natin siya kung okay na siya, kung nawala na. Punta ulit tayo sa Google Chrome. Then pindutin natin, so naka-direct na ako sa aking mga upload video. So yung aking Premiere is, check natin. Ayan guys, oh, 'di ba wala na siya sa restriction at naka-on na rin yung aking dollar sign. So ganun lang guys, mag-remove ng ng copyright claim sa video kung meron kayong mga CPR. Ganun lang guys, sundan nyo lang to, mabilis lang siyang matanggal. Pero wag lang kayo guys ma-atat na bago mawala agad-agad yung copyright claim nyo. Kasi minsan hayaan nyo lang siya, then i-refresh nyo yung phone nyo. Basta sa akin mga 10 minutes yata yun ang tinagal niya bago siya nawala. Kasi pagkapunta nyo agad guys, and then check nyo agad, hindi siya agad mawawala yung CPR niya. So yun lang guys, mag-remove ng copyright claim sa isang sa isang video kung meron kayong video na may CPR. So sana guys nakatulong itong tutorial na to sa inyo. So I hope na panoorin nyo guys at sure na makakatulong to sa mga diyan, yung mga may problema na hindi nila alam kung paano tanggalin ang CPR. So, ganun lang guys. So, thank you guys for watching and see you again on my next vlog. Please like and subscribe to my channel. Thank you.